Magandang araw po para sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at muling nakasama ko kayo para sa ating Kingdom Devotion. Para po sa araw na ito, darako po tayo sa Book of James, chapter 1, verses 19 hanggang 25. Babasahin ko po siya sa Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maroming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tignang mabuti, ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimutan. Napaka-relevant po ng mensahe ito para sa ating kasalukuyan. Dahil po sa mga hindi magagandang bagay na ating narinig o nakikita ayon sa mga nagaganap patungkol sa virus, sa politika o kahit mga opinyon lalo na sa social media, hindi po madaling iwasan ang pagbibigay ng ating sariling opinyon, hinanain o kung minsan ay hinanakit. Gusto ko pong linawin na meron po tayong kalayaan na magsalita. Ngunit ang sabi po sa Biblia ay kailangan po tayong maging alisto sa ating pakikinig at dahan-dahan sa pagsasalita. Sa buhay po naming mag-asawa, dumadaan din po kami sa panahon na hindi kami nagkakaintindihan. At sa sandaling iyon, pag hindi kami maingat, ay nakakapagsalita po kami ng nakakasakit sa isa't isa. Kung minsan po, pag hindi tayo nagdadahan-dahan sa ating pagsasalita, imbis na magkaroon po tayo ng pagkakaunawan, ay lalong pong nagkakaroon ng alitan. Maari pong meron sa inyo magtatanong sa akin, kung hindi po kami magsasalita, ano po ba dapat ang gawin namin? Kaya po ang sabi po sa verses 21, magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim ang salita ng Diyos at hindi lang tanggapin, kundi mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sanayin po natin na kung total tayo ay nakikinig ng salita na ng Diyos, tuwing tayo ay nasa simbahan o kaya nasa ating mga kingdom groups, ay dapat po tumugba din siya sa ating personal na buhay. Minsan po pag nagbabasa ako at nagsabi sa akin ng Diyos na gawin ang isang bagay, nakakaramdam talaga po ako ng takot dahil minsan umiiral po sa akin ang mga salitang, naku, napakahirap naman ito, o naku, hindi ko magagawa yan. Ngunit pag talagang paminsan pag nagpasya ako gawin yun, dumadating po sa point na hindi na siya ganun kahirap dahil ang Panginoon mismo ang kumikilos po para sa akin at hindi na po tayo makakaranas po tayo ng pagpapala galing sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Diyos Ama, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong banal na salita at dahil sa inyong anak ay maaari na po kami makalapit sa inyo. Nagpapasalamat din po kami dahil walang humpay po kayo nagpapaalala at nagmamalasakit upang hindi kami maligaw ng landas. Kaya po ang dalangin namin ay linisin niyo ang aming mga puso at bigyan niyo po kami ng tengang malinaw na makikinig sa inyo at pusong gawin lamang ang inyong pinapagawa sa amin. Mahal ka namin, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray.